Ladies and gentlemen, here is Marlon Mirandy Nightmare Topolis. Sabi mo kay Marlon Topolis at saka kay Naoya Inoue ngayong 26 sa laban nila? Para sa akin, una personally, nakita ko yung training ni Marlon Topolis sa Baguio. Nakadalawang araw din ako doon. Training niya at sparring niya. Nakita ko iba. Iba. Matagal ko na nakasama si Marlon sa US. Nakita ko yung mga training, mga sparring niya doon. Pero iba siya ngayon. Iba siya ngayon kay sa preparation niya ngayon dito sa Baguio. Iba yung Marlon Topolis na nakita ko dati. Siyempre, world champion na. At iba na yung kumpiyansa, iba na yung dating, iba yung ano. So, sa tingin ko, sa laban nila ni Naoya, masasabi ko sa pangalan, sa fame, dehado siya kay Naoya kasi mas kilala si Naoya, mas sikat, mas ano. Pero sa boxing style experience, sa lakas, sa tapang, hindi deado si Marlon eh. Kasi si Marlon, sa speed, hindi din deado si Marlon. So meron si Marlon speed, power, experience. Nandun pa yung kumpiyansa niya. So sa tingin ko, yung laban nila nito, talagang paunahan. Magiging paunahan sila dalawa. Kung mauna si Naoya, tatama kay Marlon. So may kalalagyan si Marlon. Pero hindi din natin masabi basta-basta, ha? Kasi si Marlon, alam natin na kung gaano din ka-tough boxer si Marlon, hindi din basta-basta. So, talagang ang masabi ko dito, isa sa kanila ang magkamali. Talagang tapos yung laban. So, ang akin pa rin, sa huli, sa tingin ko, kaya kunin ni Marlon yung apat na belt. Alam ko na malaking tiwala ko, kaya niya iuwi yung apat na belt. Marlon, make history in boxing dito sa Pilipinas. Kaya sa lahat ng mga Pilipino, sama-sama natin isama sa ating mga dasal si Marlon na makuha niya yung apat na belt. Kasi yung panalo ni Marlon, panalo history at panalo lahat natin yon. History ng Pilipinas yun. So kasama tayo dun pag nanalo si Marlon. So